Sige. Madali lang po ah. Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakaka-alarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng buwiin ang nasabi, ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na iyon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man umantong sa pagkabuo ng pamilya na way maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa digdinad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Caloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng payanayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan.
Hello, congratulations. Iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Earlier, before you give way to the statement. Just clap, let's pass snippets. I'm representing Mrs. Yula for free. I'm doing this not for myself. God has been very generous to me, and I think at certain times, I should give back to the country. During this time, it's important that we try to unite and jointly celebrate in the successes of Carlos Edriel Yulo instead of focusing on their family problems. The family problems are purely a private matter that we should try to lay off. Lumayo tayo dyan. Iwasan na natin. Kasi makikita nyo kung anong nagiging epekto dun sa ina, dun sa mga kapatid. And even to Kaloy, no, you know, for whatever it may be worth, no, I mean, I congratulate the boy, kasi despite what he was actually hiding underneath everything, no, yung nangyayari doon sa pamilya niya, he was still able to perform so well, and we should all, no, really congratulate him for that, no, ginawa niya yun para sa bayan. Despite having his own personal problems. That takes a lot of guts. That takes a lot of character. Which also shows, no, na maayos din siyang pinalaki. Because hindi lang basta yung physical talent, eh. Nandun pa rin dapat yung emotional stability at yung will to win. And that is something that you do not learn from coaches. That's something that you learn from home. So, nung nilapit sa akin itong problema na ito, nakita ko kagad, first and foremost, no, that it's important na mapagbati ko yung pamilya. Number two, that ialis na itong family issue na ito outside of the prying eyes of the media. I know you only want to carry a story, but as you can see, there are some things, no, which touch raw nerves. Meron kayong mga tinatamaan na dapat na i-spare na natin yung mga ordinaryong tao. Buti kung tulisi ko ito, eh. Di ba, kalkalin na natin kung sino man yung mga kabit nila at kung sino yung mga ganito. Kasi, yun, meron silang pananagutan sa bayan, eh. Ito hindi, eh. Ordinaryong tao to, eh. Oh. Makikita nyo naman. No, I mean, if there's an issue like this again, let's try to tell our sports desks or our news desks, baka masyado ng sensitive yung bagay na yan, and that we should spare the family from any further intrigues because, you know, people's lives are affected as well. Attorney, maihihahanda po bang pamilya para salubungin din naman si Kaloy sa airport o sa tahanan? Kung anong paghahanda ng pamilya sa pagdating niya by Monday or by next week? Do you want to answer that? Actually, wala pa po kasi kaming solid plans po. Hindi pa rin po namin po kasi napag-uusapan ng husband ko. Kayo po ba'y nagkausap na ni Kaloy since kahapon or after po ng kanyang pagkakapanalo? Hindi pa. Kahit ba'y po, wala po. Ma'am, sa isang interview, halis sumali po si Gio Minsa. Sa isa pong interview, sinabi niyo po na hindi po kayo ang lalapit sa kanya.
dahil baka mapag-isipan kayo ng masama ngayon, nanalo na siya, marami na siya mga incentives. Pero dito po sa paglakip niyo po ito, pagharap po ninyo sa publiko, ito po ba'y isa ng paraan na kayo na mismo ang lumalapit sa kanya? And are we, mas makikita po ba natin na personal na mismo kayong lalapit sa kanya, hindi lang through the media or through public, kundi kayo mismo ay mag-exert ng effort to talk to him directly? Ay, sabagay na po yan, no? Sa amin na lang po ng pamilya po namin yan. Kami na lang po yung mag-uusap-usap po tungkol po dyan. Kayo po ni Mr. Yula, nagkausap na? Ang husband ko po. Okay. Yes. Madam, gusto po kayo, I'm Peter Atencio, I'm sports writer po ako, sinusunod ko na po si Nakatoy nung bata pa sila, 12 years old pa lang siya, 11 years old. Ano po, gusto po ang lagay ng mga bata itong ni Eldro, si Isaac, inover ko sa panalong pambansa. Kumusta naman rin, wala po sila, kumusta interaction sa kapatid nilang nakakatanda? Si Eldro po, tsaka si Isa, especially si Eldro, no, nakikipag-usap siya sa kapatid niya. Okay po yung, okay naman po yung samahan nilang magkakapatid po. Nagkakaroon po ba ng interaction regarding yung nangyari sa kanya sa Paris, yung mga bata? Pardon? Nagkakaroon po ba sila ng pag-uusap po, communication, yung mga bata tungkol sa kanya ng kuya? Opo naman po, na pag-uusapan naman po nila sa bahay, especially nung nanalo po siya. Hindi lang pag-uusap rin yung silip ng kuya niya, mga kapatid niya dito sa Manila. Hindi ko pa po kasi na yung mga anak ko po, no? Kasi medyo na-busy din po ako this past few days po. So parang hindi ko pa po sila nakakausap din po ng maayos. Attorney, anong plano po ninyo doon sa gumawa ng account na Angelica Yulo? Sabi niyo po kanina, hindi po yun ay totoong account or hindi yun pag-aari ni Mrs. Yulo. Ano pong plano po ninyo ngayon? Well, I have been doing it already for the past, since yesterday or 2 days ago. No? Kasi nagre-report din sa akin yung mga ibang concerns netizens kung sino-sino itong mga websites na ito. So I have made effort to try to send notices and messages dito sa mga posts na to na para nyo nang awa, no? Para hindi na lang magpatuloy yung mga fake na mga news, i-take down na lang nila yung mga posts. Kasi pag tinake down nila yung post, then nati-take down na rin pati yung mga ibang nagpapakalat doon, ano? Nagiging no longer reachable. Yun po talaga first ang layunin ko para hindi na kumalat, no? Kasi kung fake, and I don't think anybody here wants to see fake news going around. Eh, pero meron po mga iba na matitigas ang ulo. Merong iba na sumagot pa nga na, bakit akong pinag-iinitan mo? Eh, hindi lang naman ako nag-post nito. Sila pa yung mataray. So sabi ko, sige, pasensyahan na lang, ha? Walang sisihan. But hindi pa kami nag-uusap ni Mrs. Yulo. Ang plan niya talaga is sana ay pumunta sa NBI or sa PNP Crime Lab because they have the technology and the facilities in order to search out yung identities nito mga websites na ito na nagkakalat ng mga fake news. Personally, kung ako tatanungin nyo, after the statement given by Mrs. Yulo, probably bakamutin academic na lang din, no? I would think, no, that yung mga deep simula ngayon, yung mga mema na lang ang magiging malungkot. Wala na silang masusulat, wala na silang masasabi, kasi humingi na ng patawad si Kaloy kagabi. I'm sorry, humingi na ng nagsabi na pinapatawad niya yung ina niya kagabi. Nakita niyo naman ang paghingi ng kapatawaran ng kanyang ina. There is no longer any news here. So, ako, kung hahabulin lang itong mga memes at saka yung mga posts, it's an exercise in futility. Kasi wala din namang mailalabas na pera pambayad ng danyos yung mga yan, eh. Kaya ang tatapang, eh. Kaya matatapang. So, para sa akin, bahala na ang Diyos sa kanila, no? The Lord, no, is also a just God. He is somebody who will make the proper compense on behalf of Mrs. Yulo. Inagrabyado nila yung tao, sooner or later, aabutan sila ng karma. Merong nagsulat about karma, huwag kayong mag-aalala, aabot din yung karma sa inyo.
Attorney Fortuyn, let me just clarify. So what you're saying is the Angelica Poque's Yulo account is not her doing, it's not her account? Yes. Lahat po nang nakasulat doon, like for example, yung sinabi niya na Japan lang ang malakas, oh, that, Japan pa rin talaga lakas, etc. No, that's a Facebook account. That is true. That is legit. The Facebook account is legit. True. It's hers. The Twitter and X accounts are fake. Mm. So only the Twitter. Yes. Or the X account. I'm being very specific. Facebook no, is hers. Facebook is hers. We are not going to deny that. Yung especially yung salita na madamot, yung merong sinabi daw si L. Drew na ilipat na lang yung titulo dun sa bahay at yung i-deposito daw sa account ni Mrs. Yulo yung pera na mapapanalunan ni Caloy ay hindi po kagagawa ni Mrs. Yulo po yon at hindi yan kagagawa ni Eldrew. For sure. At wala po siyang X account or Twitter account. Wala po siyang X account or Twitter. So yung sinasabi niya yung ibang may Angelica Poque's Yulo parang in-edit lang nila kumbaga to look like it is so easy. you try it. It is so easy actually to create dummy accounts and bogus accounts, no? Hindi naman talaga masusuri yan. Ako nga recently na discover ko tatlo yung account ko sa Facebook eh. It is so easy. Tapos ang gagawin lang naman ika-capture lang yung a little bit of some of your photos, yun ang i-install dun sa account na yun. And the only way that you can eradicate it is if you report it, no, to Facebook or to Twitter or to Instagram. So, you know, the public should really be made aware that there are a lot of these bogus accounts that are being created, no, solely for clickbait purposes. And, you know, yun ang reason kung bakit ko po tinulungan si Mrs. Yulo. That's the first thing I asked, ikaw ba ang nagsabi nito? And ang sagot po niya ay hindi. Hindi ko po masasabi yan sa aking anak. At hindi yan pwedeng sabihin ni Eldrew, no? Hindi ho kami ganyan. Yan ang sabi niya sa akin. And then, I took a look at the videos. No? Kasi she had given two interviews without counsel. Pasensya na po, ha. Ordinaryong tao lang po, eh. No, hindi naman ito sanay na magpa-interview, eh. Nakita niyo, first statement pa lamang, umiiyak na, eh. Hindi rehearsed yan, by the way. Okay? I mean, this is somebody, this is an ordinary mom. And then, biglang at a time na pagod siya, hindi nakakatulog, biglang i-interviewin at ang unang bungad sa kanya was, ano yung mga pinaglalaglagay mo doon sa Facebook mo? Bakit ganyan yung pinost mo? You know, pasensya na po. Taranta yung nanay and yung po ang nabanggit niya. Things which were supposed to be private, biglang na ibulalas niya kasi she obviously was not in her proper judgment, proper discretion. And I believe that she's also very apologetic about that. She's very sorry about na naibulyas na itong mga bagay na ito to the public and to the media. Personally, no, eh kung pwede ko nga din talaga lang siyang sabunutan, eh pwede kong gagawin ko, no? Kasi pero, I mean, you see, she was not properly advised by counsel. Mrs. No? Yulo, ma'am, moving forward, maaari po bang hingin yung reaction ninyo dun sa mga sinabi ni Caloy last night? Sabi niya, kung genuine po ang inyong mensahe ng pagbati, nagpapasalamat siya, una po yun, at ina-acknowledge niya po ang inyong pong pagbati. Pero nagka-flashback po sa kanya yung mga masasakit ninyong tinuran o sinabi sa kanya. Ano po yung masasabi niyo dito? Genuine po ba ang inyong pagbati? At pangalawa, nagpa-flashback pa rin po sa kanya yung mga masasakit po ninyong sinabi? Sa bagay na yan po, no, hindi ko naman siya masisisi kung nagpa-flashback talaga kasi syempre na words are ano talaga, painful talaga kapag naisabi mo yan. And yung genuine po yung pagbati ko sa kanya, oo naman po, genuine po yun. So nasa sa kanya din po yun kung alam naman din po niya yung estado. So hanggang ano na lang po, leave it to that na lang po, hanggang yun na lang. Isa po sa mga pinagmulan daw ng inyong hindi pagkakaunawaan ay si Chloe. So,
ayaw niyo raw po talaga kay Chloe. Maaari po bang malaman kung totoong ayaw niyo kay Chloe at maaari po bang malaman kung bakit? Sa bagay na po na yan, no, siguro, ano na lang po, kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin in private po. Sana respetuhin po. Okay, we respect that na. Pero may chance po bang pagbigyan niyo si Chloe bilang girlfriend niya dahil mahal siya ng anak ninyo? Sa ano na yan, kami na lang po ang mag-uusap po. Kasi kami na lang po. Dinidepensahan po niya yung mahal daw po niya si Chloe. Itatakal na lang po namin yan, no, within our family po. Sakaling umuwi or pumunta sa bahay po ninyo, si Chloe, ano yung una mong ihahanda ng pagkain para sa kanya? Yung paborito nila kasing, ang paborito niyang food is sinigang, adobo, and kaldereta. At yun ang ihahanda mo pag umuwi siya sa bahay? Nami-miss mo? Siyempre po. Walang inang. Hindi nami-miss ang ba ang anak niya po. Lalo, matagal na panahon namin siyang hindi nakasama. Hindi lang naman po ako ang nakakamiss sa kanya. Pati yung mga kapatid niya, nami-miss siya ng papa niya. Bakit po kaya nakapagsalta si Carlos na yung ang pinili po niya, yung Chloe, isa sa inyo? Objection, witness has the witness would be incompetent. Attorney for two. Question again from, because I have historical perspective over that. In fact, I covered Chloe Yungo when he won his first school medal world championships in 2019 in Stuttgart, Germany. Meron din po mga sinabi si na kailangan na pinataw mo kayo, kailangan na move on. And there were heavy words said that hinting that there were must have been some misdemeanor committed by Mama Angelica regarding the monies that were quote unquote entrusted to her. Can she say anything on that? Let me just say, you know, that merong pananaw si Mrs. Yulo tungkol dyan. There was a statement by Chloe with regard to the monies. These are points of view. And I think points of view nung anak, point of view nung ina. So I think let's leave it at that, no? Let the family resolve it. Now, again, money matters are private matters by the family. Let them solve it. Kasi may sinabi po kasi si Carlos din last night, ang sinabi po niya, hindi raw po niya natanggap yung incentives, hindi raw po niya malalaman na natanggap na pala ito kung hindi pa po niya tinanong. Just to clear up everything, dahil may sinabi na rin naman po kayong walang katotohanan yun, would you wish to respond to this? Kung talaga po ba, ano po ang dahilan kung bakit hindi po sinabi sa kanya na natanggap niyo na po yung bank account? We understand if you will have to hold the bank account of your son because you are the mother and it's understandable. But yung hindi po ipaalam sa kanya, bakit po kaya ninyo ginawa na hindi ipaalam sa kanya na na-receive niyo na incentives niya? At may sinabi pa po siya doon, pasensya na po, but I will have to ask this. Sinabi po niya na inubos niyo raw po ang laman. Nasa kanya ang withdrawal statement. Again, when it comes to the money matters issue, Mrs. Yulo will no longer respond to them. Let us respect the family's decision to keep it private. Again, all of these matters are matters between family members and we should leave it at that. I hope you respect it. Otherwise, sahaba. Sigurado meron na naman isasagot yung kabila. Diba? Since this is the last press call anyway. No, that's why she's not going to respond to that. Sir, madam, I don't know if you can respond to this, but this is not about money, but may kumakalat kasi na post na nag-claim na strength trainer siya before ni Carlos, and may specific situation yung sa SEA Games daw po, is pinili niyo daw kung pumunta sa podium. What can you say to that? Sa bagay na yun, no, walang ni isang katotohanan. Hindi ako lumalapit sa anak ko na parang ano, actually dumating sa time na hinahanap ako ni Chloe sa crowd.
nasan ng mama ko. Kasi nahihirapan kaming lumapit at naiintindihan namin na parang kahit ako bilang isang ina, hindi makalapit. Kaya ang ginagawa na lang namin ng husband ko is sa hotel kami nagpupunta para makausap siya. So, walang mga ano yon, katotohanan yung mga... At parang walang strengthening coach actually, nabanggit sa akin ng isang parent na parang walang strengthening coach sa gymnastics. So, this is Yulo. Sa kabila ng pagpapatikos ng buong bansa at mga panalaw at mga nasabi sa'yo, saan ka kumukuha ng lakas o tibay ng loob sa pagharap ng hamon sa pamilya? Sa mga anak, especially dun sa eldest daughter ko, nakasuporta sa akin dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Alam niya na every time na ano, kahit simple ano lang ano, ma, labas tayo, ma, ano tayo rito, na-appreciate ko yung effort ng mga anak ko. Si Isa, kinocomfort niya ako. Si Edro, ganun din. So, lahat ng lakas ng loob sa mga anak ko lang ako kumukuha. Ano pa nga na first time ulit, ma'am, nung panganay niyo yung babae? Joriel po. Ma'am, nagsasabi po ni Carlos na sana po ay mag-heal na rin daw po kayo at mag-move on. Napatawad niya na kayo at kayo rin narinig namin kanina na humingi ng patawad. Ano po yung gusto niyong sabihin dun sa statement, dun sa pahayag na yun ng anak ninyo? Sana mag-heal na kayo, sana maayos daw po ang inyong kalagayan, i-celebrate na lang daw yung sacrificial paghihirap ng mga atleta. Sa kalagayan, okay naman lang po kami. Ayos lang naman po kami, maayos kami. Yung sa pag-heal, actually, yan yung pinagdarasal ko rin na malesen yung pain, mabawasan. Na, yun yung pinagdarasal ko na lagi kong inaano na. Gusto kong mawala yung pain na matagal po na matagal na nanandito sa dibdib ko. Ano po yung pinagagalingan ng matagal ng nasa dibdib ninyong sakit? Sa bagay na po yan, kami na lang po yung sasagot ng family po. Ma'am, dun sa gumawa ng fake account, kinaanin po ang pangalan po ninyo. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya? Sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po, kumbaga parang maging masaya na lang po tayo, no? Huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari. Kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga post po. Mrs. Euro, for people is for anybody. Salamat sa time nyo. Sa Facebook and TikTok post ni Carlos Euro na pinost na last night, in-indicate din doon ni Tuisan Baset that they created a Facebook Messenger group with the parents of Carlos Euro and the parents of Tuisan Baset. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Yung GC. Yes po, totoo po na gumawa sila, pero ba't sasabihin? That's it. Okay na lang. Okay na po yun. Parang ayos na po ko doon. So, totoo po na na-meet nyo din po yung parents ni Chloe San Jose? Yung mother niya po. Paano nyo po madi-describe yung relationship ni Sir Mar at ang relationship nyo po with the parents of Chloe San Jose? No comment po ako dyan po, no? Kasi hindi naman sila nag-meet. Sa ngayon po ba, after nitong mga nangyaring lahat na ito, unti-unti nyo na bang natatanggap bilang girlfriend ni Kaloy, si Chloe? No comment po. No comment po. This is Yulo. Ano kayo pag po kayo ni Kaloy? Ano po yung paborito niyong bonding activities? Paborito namin, sa bahay lang po. Mga nag-uusap, nagkukwentuhan doon sa kwarto niya po. Lahat kami ng mga kapatid niya po kasama.
sa susunod na mga laban ni Caloy, meron kayong gustong naisabihin sa kanya or anong magiging paninindigan, susuportahan niyo pa rin ba siya ngayon sa masusunod niyang magiging laban? Oo naman po. Mrs. Yulo, bilang ina mo ni Caloy, may advice po ba kayo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang cash incentives at lahat ng mga awards na nakuha niya galing sa Olympic win? Sa bagay na po yan, no? Wala po akong masasabi kasi panalo niya yan, so kanya yan. Yun lang po yung masasabi. So siya na po ang hahawa? Kasi nasa tamang age naman na po siya. So dati kaya niya hinawakan because he was still a minor? Yes po. Ako naman po kasi yung bank account nila kasi since nung mga bata pa sila, elementary, so lahat ng pinamaskuhan, cash incentives, pumapasok po dun. So hanggang sa nag-upgrade lang siya sa from junior savings account to regular account. Sir, so far ito po mangyayari sa inyo is considered a distraction. So moving forward, ano po plano niyo for celebration with Caloy? Or the plano po ng you with the PSC, with everybody, with Mayor Bambo Tolentino, and everybody, kung ano ang mga communication na sa inyo regarding celebrating this, your moment with Caloy over his double gold medal victory? As of now po kasi, hindi pa rin naman po kasi kumukontak sa akin ng Gymnastics Association. So, parang hindi ko pa po alam yung plans. Kasi maraming mga plano po si Mayor. Hindi ko po. Sabi niya, dalawang notification kasi doon. Mrs. Yulo, ano po naging epekto dito lahat sa pamilya, sa mental health ninyo, sa stress, sa trabaho ng mga anak, sa lolo, sa lola? Overall po, ano ang naging epekto at paano niyo po na-handle lahat? Malaki yung naging effect, no? Hindi makatulog. Yung eldest ko hindi nakakapasok, yung mga anak ko na parang hindi rin sila mapakali, no? Kasi lagi nilang hawak yung phone nila, tapos parang syempre pag may nababasa silang bad comment about me, mga anak ko nasasaktan sila for me, no? Kaya minsan talaga parang sa mama ko tsaka sa papa ko na parang sila yung mga nagagalit sa mga gumagawa ng mga fake accounts. So, malaking effect for us yung mga nababasa nila on social media. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is kumalma na lang kasi alam naman natin yung totoo at maraming mga taong nakakakilala sa akin. May mga taong nagtatanggol naman sa akin. So, hayaan na lang natin yung ibang tao ang makipaglaban for me. Follow question, ano? Just to corollary to that, up to last night, hindi pa ako sure matutuloy ito. Meron po kasing mga miyembro po ng pamilya ni Mrs. Yulo na nag-advise sa kanya na tumahimik na lamang after noong interview TikTok video ni Caloy. And I was the one who said and was able to convince her na, you know, pag tumahimik ka, then ang mananaig dito at ang magsisimmer ay yung huling salita ni Caloy. And yung kung ano yung talagang gusto mong sabihin para matapos itong issue na ito ay hindi mailalabas. Sabi ko, when would you be able to do that? Sabi ko, the right time would be the quickest time, which is today. And ito pong kanyang statement po na ito, wala po akong kinalaman po dyan. Kanya po lahat yan. All the way until, anong oras yung ba natapos, Mami? Parang 12 midnight. 12 midnight. Bibigyan ko siya ng deadline up to 12 midnight, no, para gawin ito. Tapos tinignan ko lang yung pagkakagising ko this morning. Siyempre, para baka merong libelous. Hindi, joke. Hindi, ano, just to make sure, no, that it really comes from her. Meron lang akong mga kinorek na mga ilang mga kama o kundi whatever. But everything here is what comes from her. So, at buti naman at nakinig siya sa akin na kung ano yun nasa sa loobin niya, kung ano yung gusto niya sa mga tao, no, at kay Caloy, yun po yung naiparating po natin ngayong umaga. I together with Mrs. Yulo, I'm hopeful, ano, that this will be received in a positive manner by everybody concerned.
especially Kaloy, so that we can all, no, again, yung mood pag-uwi ni Kaloy is going to be so much different from what it is now, and that we would all be able to celebrate together. Yeah, follow-up questions. Not too many people know that the grandfather, Rodrigo Frisco, was the one who brought Kaloy to the Gymnastics Association of the Philippines Training Center at Rizal Memorial. And as they said, the rest is history. Kamusta na si Tate Rodrigo? Okay naman po siya. Nakatira siya naman sa amin. So. Oh, pero ano yung sintimian ko niya? How is he feeling about all of these controversies? Hindi niya po alam, sir, kasi wala po siyang Facebook. Wala po siyang... So, wala po siyang nalalaman po. Ah, okay. Opo. Hindi niya naman pinaparating sa kanya? Hindi po. Hindi po namin sinasabi. So, hindi niya, basically, wala siya? Opo, wala po siyang idea po. Okay, so ignorance is bliss. Thank you. Mrs. Hero, balikan ko lang yung sa celebration kasi yung Manila Rodrigo, may pinabalak daw sila Heroes Parade for Kaloy at mukhang dun sa area niyo sa Libido sa Nova, nag-coordinate ka ba sa inyo? Ano pong reaction niyo na ganyan yung pagsalubong sa anak ko? Yes po, nag-coordinate po sila sa akin, pero po kasi pinasa ko po kay Ma'am Cynthia yung binigay ko yung number ni Ma'am Cynthia kasi siya lang yung nakakaalam ng schedule ni Kaloy. Pero yung doon na magsisimula sa lugar niyo, ano po yung okay lang po sa inyo? Wala naman pong problema. Mrs. Yulo, nakakausap nyo na po ang dating coach ni Kaloy na Japanese coach, Coach Mone. Kung may masakit-masakit po ba kayo sa dating na coach? Yes po. Nakausap po siya and nagpapasalamat ako kasi tinawagan niya ako na nag-aalala siya sa akin sa mga nababasa niya sa Facebook na. Although kahit hindi raw niya naiintindihan kasi nagkalat daw yung mukha ko sa internet. So yon, so parang alam niya na kung anong ibig sabihin nun. So ang sabi niya sa akin is, you're a great mom, sabi niya. You're a responsible mom, sabi niya. I know you. You're doing a great job. So parang ang sabi ko, thank you for the kind words. It means a lot to me, coach. Sabi ko, ganun sa kanya. So sabi niya, don't worry. Sabi niya, and may binibigay siya sa aking abogado, but unfortunately, may una na pong tao na nag-alok ng tulong po sa akin. May communication so, na po ba si Coach Mune at si Kaloy? Simula kong nanalo siya o dati pa siya? Ay, hindi ko kasi yan natanong kay Coach Mune, no? Pero kasi kinongratulate ko siya sa pagkapanalo ni Kaloy kasi deserve niya yung credit. Kung may maitutulong syempre yung LGU ng Manila, so mas better na yun ang bitbitin ng mga anak ko kasi dito naman talaga kami. Mrs. Yulo, talking about sila everyone, open coming na din sila at dream din ni Eldrum na masali sa Olympics. May take away mo ba kayo sa relationship yung between Kaloy and the way you handle Kaloy and his career with the way you're gonna handle LGU? Magkaiba, no? Kasi si Eldro kasi, hindi ko kasi siya nakikitaan ng pagsuko. Hindi ko siya nakikitaan na, although nahihirapan, pero umiiyak, pero ginagawa niya lahat yung mga bagay na dapat niyang gawin. Si Eldro is very responsible when it comes to training. Kahit sobrang puyat siya, gigising siya ng maaga para lang mag-training. So yun yung parang pinaka-priority niya. Yun ang priority niya is gymnastics talaga. So paano lose
yung pagka-manage mo kay health? So parang hindi masyadong ano, and pinapaubaya ako naman kasi sila sa mga coaches nila. Hindi ako nakikialam sa mga training program nila. So hindi ako nakikialam sa mga ginagawa ng mga coach. Hindi ako nagko-question sa mga coach. So hinahayaan kong gawin nila yung trabaho nila. Mrs. Yulo, plinan niyo po bang manood sa Paris o ni Mr. Yulo na mapanood ang anak niyo? O may lumapit po ba sa inyo para tuluan kayo mapanood ang anak niyo? Yung husband ko po, no, nagsabi siya kay Kaloy na gusto niya na makapanood ng laro niya sa Paris Olympics po. So, yun, yung pinaabot niyang niya na yung kanyang, ano na, gusto niya makita in action yung anak niya sa Paris. Binanggit din po ni Attorney Fortune kanina na maternal instincts because of yung hindi niyo pagkagusto kay Chloe. Pero kung meron silang gagawin para maghilom ng lahat, ano po ang dapat gawin ni Carlos at ni Chloe para matanggap mo si Chloe at mahalin mo rin siya bilang girlfriend ng anak mo? I'll allow that question. Go ahead, ma'am. Ayoko sabihin kung ano yung gusto nilang gawin para sa inyo, para bilang ina eh. Kasi ina naman no, kayo eh. No, kasi syempre, no, matatanda na sila. So alam nila ang dapat nilang gawin. So hindi ko pwedeng sabihin kasi syempre pag sinabi ko, gagawin nila for sure. So gusto ko manggaling sa kanila mismo yung initiative. Kung paano sila, paano ma-ease yung pain and no, kung paano sila lalapit. So gusto ko sa kanila mismo manggaling. So kung sinasabi niyo po na gusto niyo sa kanila mismo manggaling, may chance na tanggapin mo ba lang araw si Chloe para sa anak mo? Siguro. Meron po kayo mensahe para kay Chloe? Wala po. As of now, wala po. Dagdag lang po ma'am, kasi kanina sabi niyo po you will kumbaga parang magsisi kayo ng advice sa family, mag-usap kayo sa family, pero kung kayo lang po ang tatanungin, handa kayong lapitan talaga mismo si Kaloy para maghilom ng lahat. Syempre po, tinako eh. Anak ko siya. Kaya? So, willing naman po. After po itong ng kanyang tagumpay ngayon sa Olympics, meron pa ba kayong hinahangad para sa anak ninyo? Wala na po, no? Kasi ito yung pinaka-highest competitions na pinapangarap niya, no? So, yun lang. Maging masaya na lang po siya. May kakilala po ba kayong sports writer na Brian yan? Kasi may name po na ipinload isa sa Reddit threads na parang kaklose daw po tapos nag-write daw po ng PR for yung Brian yan. Nag-write na? All right, an emotional Mrs. Angelica Yulo there describing and citing the struggles the family had to endure arising from a conflict, an internal conflict, a family conflict blown out of proportion. Mrs. Yulo there seeking Kaloy's forgiveness and understanding, urging him to come home to the family and resolve these matters in private. She stressed that she is also one with Kaloy and everyone else in the family to put the issue to rest and settle everything within the family. She also urged the country, the fans of Kaloy to celebrate his victory. She also said she has not seen or has not been in touch with Carlos Yulo since the win and has refused to answer questions regarding money and Kaloy's girlfriend, Chloe. Also, a major part of this press conference was attorney Raymond Fortune, who has clarified that he had accepted this engagement pro bono. He is not charging the Yulo family for a possible case that may be filed especially against people on social media, particularly those who have created fake accounts of Mrs. Yulo, resulting from the family conflict blown out of proportion. She also, or Ms. Attorney Fortune also mentioned that his efforts
to defend Mrs. Yulo is a pushback to netizens and social media and fight fake news on social media. More news comes your way on Top of the Hour. Keep it here on ANC.